Hello everyone, my name is Mark Vermeil and yeah, here I am again sa ganitong klaseng format dahil medyo sinisipag-sipag akong gumawa ng ganito ngayon. Ang topic natin for today is about Capstone Project, which is specifically yung checklist na kailangan ninyo makomplete bago kayo sumabak sa isang IT Capstone Defense. Dahil for sure, aware na kayo na nakakatakot sumabak sa ganitong klaseng defense na tiyatawag. Malamang first year pa lang kayo, tiyatakot na kayo ng mga teachers ninyo sa haharapin nyo dito. So, narito ako para bigyan kayo ng tips or i-prepare kayo sa laban na kaharapin ninyo. Dahil ano kasi, syempre, nadaanan ko na ito nung college and nakailang years of experience na rin ako mag-panel. So, bigay ko sa inyo yung mga bagay na hinahanap ko sa isang software project bago ko sila ipag-decidean kung papasa ba or babagsak. Ganun. So, disclaimer lang, lahat ng mga bagay na sasabihin ko rito is based on my own opinion. So, pwedeng iba rin yung opinion ng iba. So, doesn't matter. So, since video ka naman to. And, yeah, so mostly din naman is na mababanggit ko yung mga general na things na hinahanap ng mga panelists sa isang software project. Okay? So, simulan ko sa pinaka-obvious, sa two obvious things na kailangan meron kayo bago kayo tumapak sa harap ng mga panels. Tumapak. Bago kayo marap sa mga panelists. So, dapat meron kayo ng docs or yung documentation ng inyong software project. Siyempre, since ano siya, yung Capstone, IT Capstone kasi is considered din as a research. So, dapat meron kayong kaakibat na papers. It usually consists of chapters 1 to 5. Pero pwedeng higher pa sa ibang schools, depende sa inyong schools. Chapter 1 should be able to inform the reader na kung ano yung mga specifics ng inyong software projects. Yung mga most important details, like for example, yung problem statements ninyo, your objectives ng inyong capstone, scopes and limitations ng inyong project, mga ganun. Chapter 2, dapat nandito yung mga review of related literature, and chapter 3, mga specifications ng inyong software project, or pwedeng results ng mga test evaluations. Chapter 4, pwedeng iba-iba. Sa amin sa chapter 4 is yung specifications mismo ng software. So, pwedeng sa iba naman is results ng mga pa-test, alpha test, beta test. And 5, obviously, is yung mga conclusion. Ayan. Pero pwedeng iba-iba ang format sa bawat school. So, makinig na lang kayo sa requirements na binibigay sa inyo ng inyong subject advisors. So, yun. Yun yung isang first requirement. Yun yung first requirement. The second requirement is obviously then is yung inyong software. Yung actual software mismo. Now, ito yung marami akong pwedeng ibigay na tulong. For example, the first thing na kailangan makita ng inyong panelists kapag itatry na nila on hand or kapag i-display nyo na sa kanila, papakita nyo na sa kanila yung software ninyo is yung login page. If assuming na information system ang inyong project. Kasi most of the time, information systems ang pinapakitang or ginagawang capstone project ng mga students. So, simula tayo sa login page. In a login page, dapat isa lang siya. Hindi yung tipong may 3 different login page ka per different kinds of users. Mali yun. Dapat isang login page lang, then depende sa kung anong klaseng user ka, yung ibabatong user interface sa'yo pagka successful yung login. For example, if ang project nyo is a student management system and ang nag-login na user is student, dapat ang ibabatong user interface sa user is yung student portal. Another is, kapag sa login page, ang nag-login na user is an admin, dapat ang ibabatong user interface is yung admin mismo. But, wala ka dapat ano, dalawang fields lang dapat ipapakita sa login page, username and password. Then, yung system ninyo na yung bahala mag-check kung anong klaseng user siya. Huwag yun siyang lalagyan ng drop-down na anong klaseng user ka. So then, admin, no, mali yan. Another na mali is yung kung anong klaseng user yung
bala mag-login. For example, student, may ibang login page siya. Admin, may ibang login page siya. Mali din yun. Isang login page lang. Okay? Then, system nyo na bahala mag-decide kung anong klaseng user interface yung ibabato pabalik. Gets? Next, pagkapasok sa inyong system, syempre, ang first thing na kailangan nyo ipakita pabalik is yung meron tayong tinatawag na dashboard. Mostly, pang-admin kinds, pang-admin siya yung dashboard na to. Sa dashboard page na to, dito nakalitaw yung mga most frequently viewed na information or yung pinaka-important details na summarized na para sa admin. For example, let's say inventory management system ang example ko ngayon. Sa dashboard, kailangan makita ko kaagad kung ano na yung status ng mga inventory ko, kung kulang na ba ng stocks, kung ano yung mga products na kulang ng stocks, or kailangan ma-resupply na, maganon. Or pwedeng chart ng mga sales ko, line chart, kung pataas na ba yung sales, pababa na ba yung sales, ganon. You get the idea. Ganon yun, dashboard. Yun yung most frequently visited na una once na nakalagin na yung user. Okay? Another na kailangan nyo makita sa checklist niyo is yung dapat meron kayong different kinds of users. Hindi lang isa. The first, syempre tatanungin kayo ng panelist nyo kung ilang kinds of users yung meron sa inyong system. The first na kind of user na kailangan nyo maibigay or may masabi sa kanila is meron kayong super admin. The super admin controls every transaction, everything sa inyong system. Na-access nyo yung settings, na-access nyo yung tawag dito? Sensitive data, mga confidential data, ganun. Yun yung super admin. Lahat, everything na napipindot, na tataypan sa system ninyo, na-access niya. Next is, for example, library management system kayo. Syempre, meron kayong kind of user na librarian. Meron din kayong kind of user na yung borrower's account, mga ganun. So, different user sila. Yung librarian, na-access niya yung mga database ng, yung mga controls ng pang process ng mga borrowing, mga ganun. Sa si borrower naman, na-access lang niya is yung mga kinds of books lang na pwede niya hiramin. Wala na yung mga ibang kinds of transactions hindi na niya kayang gawin, mga ganun. Iba-iba per user. Si super admin, obviously, nakokontrol niya lahat. Then, si librarian, pwedeng may other parts of system na hindi siya permitted to access. Si borrower, mas lalong konti lang yung access na pwede niyang gawin. Mga ganun. So, dapat meron kayong different kinds of users if information system yung inyong project. And another sa another checklist ng inyong software project is yung pinaka-information system mismo. Kung student management ng inyong system na project, dapat meron kayong students page wherein lahat ng mga students ay nakalist, alin sa kanila yung mga enrolled na, alin sa kanila yung mga naglipat na ng school. Per information ng student, dapat nakalist display din doon. Ganon. Yung parang kung saan yung focus ng inyong system, dapat meron kung ano yung mga information nila, naka may separate page isa-isa. For example, kung budgeting app, ano yung mga list ng mga spendings ng user, ano yung mga list ng mga plan payments, mga ganun. Inventory system, dapat may list of products ka, ano yung mga transactions na pwede mong gawin sa products na yun, pwede ka mag-add, edit, delete, pwede ka mag-resupply, mga ganun. And yun, dapat meron ka nung information system na yun. Isa siya sa mga nagtitake ng malaking percentage sa inyong project. Another is yung audit trail. Audit trail means, ito yung mga parang equivalent ng history. Kung ano yung, sa isang user nito, ano yung ginawa niya sa ganitong araw, sino na yung nag-login ng ganito. Per click ng mga button dyan, per type, or per enter, dapat na may nalilist kayong history
kung sino yung gumawa, nag-execute ng ganitong ganyan, ganyan. Kasi important yan sa pag investigate. Once na may bug or may once na nag-crash yung system ninyo, check nyo syempre yung history ng mga ginawa ng mga users for you to fix it, for you to investigate kung anong nangyari, kung saan parts ng calls ninyo nagkaroon ng pagkakamali. Yun, important yung audit trail. Next is, and audit trail din is ano, isa rin sa mga hinahanap. Kung ako yung panelist, hinahanap ko rin yun sa project ng isang group. Then last two is yung, ito is yung main functionality ng inyong system. For example, if ang pinupost ninyo is an online order customization system, product customization, for example, ang product nila is cake, dapat nako-customize talaga yung cake na order nila depende sa nilagay na input ng user. Kung wari, kung kinustomize ko siya as a big, three-layered na cake, tas ang sinet kong color ng cake is blue, dapat yung end product ko na makikita is depende. Eh, syempre, naka sinet ko na information. Dapat blue siya and 3 din yung layers niya. So, yung main functionality mismo. For example, if enrollment system ang project ninyo, dapat able ako makapag-enroll. If ordering system, dapat able din ako makapag-order ng isang product. Dapat yung main goal ninyo, may pakita ninyo sa panel. If, kware, if sa enrollment system, di nakapag, yung present inyong example is hindi successful yung enrollment niya, mataturn off yung panelists. Bababa yung chance ninyo na makapasa. And last na dapat nakalagay sa checklist ninyo is yung mga input validations. Dapat per form, per fields na pwedeng lagyan ng input, may validations yan. For example, ang field na to is, yung information is age. Possible kasi na may mga panelists na nag-check ng input dyan. Di ba age ang nire-require niya? What if ang in-enter ko is text? Sa age kasi, di ba age yan? Di ba age tong field? Okay. Siyempre, ang nire-require niyang value is dapat numeric. For example, dapat 23, 24 na number. What if tinype ko mismo yung word na 23? Or any kinds of word, ganyan ko lang yung keyboard dyan, tatanggapin niya ba yun? Surely, dapat hindi. Kung sakaling tinanggap ng system ninyo yung part na yun, tapos hindi nyo na-handle yung ganong sitwasyon, hindi nyo na-handle yung error, magka-crash yung system ninyo. Mata-turn off yung panels. So, ganun. Dapat may input validations kayo per transaction. Kung numeric lang yung field nyo, dapat numeric lang, numeric inputs lang yung tiyatanggap niya. Sa input validations, yan. Dapat yung mga special symbols na ano, try nyo na i-enter yung mga semicolons, apostrophe, any symbols na related sa SQL query. Then, tinanggap niya at nagkaroon ng error sa backend. So, tas hindi nyo na-handle, one thing din yun na pwedeng makapag-pattern off ng panelists. Possible na mag-cause ng pagkabagsak ninyo yan. So, dapat ma-handle nyo yung mga klase ng mga inputs. Dapat, kung ano lang expected, yun lang yung tatanggapin ng inyong system. And if hindi tinanggap, dapat able kayo makapag-display ng error message ng tamang error message sa front end sa inyong user. Huwag yung klase ng mga error message na null pointer exception, mismong null pointer exception na word yung ipakita nyo sa user. No, mali yan. Dapat, for example, if walang user na may ganun ng klaseng username, dapat username does not exist yung ipakita nyo error message. Ganong klase yung way ng pag-handle. So I think that's it. So, balikan ko lang yung mga sinabi ko. Ang first
there are two basic things na nire-require sa inyong defense. Dapat merong completed na yung docs ninyo and completed close to perfection na rin yung inyong software project. Sa software project, mostly ang mga hiningi is tama yung login page, may dashboard, may audit trail, may page of information system, na-handle ninyo yung main goal ng inyong system, and meron kayong input validations. Actually, marami pa, pero yun yung sa tingin kong generally na hinahanap. Yun. So, that's it. Good luck sa inyong project, and I hope may natutunan kayo. Yun lang. Maraming salamat, and see you soon. See you on the next video. Bye!